Ni Oro po ito, magandang hapon po sa inyo. Yes sir, ganun po sir. Ano po talaga mangyayari? Bakit po uminit ang ulot? Nasa pack niyo po yung sheriff, ma'am. Okay sir, allow me to explain. Go ahead please. Sir. Yes sir, oh, kasi ganito yung nangyari sir. Alam ko na mayroong writ of demolition na i-execute. Ngayon, alam ko na ngayon yun mangyayari ngayong araw na ito. Kahapon, pumunta na ako dito, kinausap ko yung mga tao, at sinabi ko sa kanila, pinresenta ko sa kanila yung problema at binigyan ko sila ng mga alternative solutions kung saan sila, anong solusyon yung gusto nilang kunin. Mm-hmm. Okay? So, okay na yan. And then kahapon also, pinatawag ko yung abogado nung may-ari ng lupa, tapos pinakausap ko din siya sa mga tao ko. Tapos nag-usap sila, okay na, walang problema, ayos na yun. Kaninang umaga, pinadala ko dito kasi nandun ako sa relief operation sa kabila, sir, eh, kasi may mga problema pa doon. So, nandun ako sa kabila. Mm-hmm. Ngayon, pinadala ko dito yung city housing officer ko. Sinabihan ko yung city housing officer ko, nasabihan mo yung sheriff na merong nagpa-file ng TRO doon sa Court of Appeals. Inaantay niya na mag-open yung opisina ng alas 8 ng umaga. Opo. Tapos sabi ko, antayin ako kasi ako yung kausap ng mga tao. Mm-hmm. Kahapon. So sabi ko, bigyan niyo ako ng 2 oras hanggang alas 11. Kung alas 11, kung nandito na ako, walang problema. At saka kung nandyan yung TRO ng by 11, wala na tayong pag-uusapan. Kung wala pa lahat, hanggang alas 11 lang. Mm-hmm. Okay, tapos, hindi siya na-control ng aking city housing officer. Tinuloy niya yung kanyang demolition. Ang ginamit niya ng mga tao na alam, kilala namin lahat ng tao dito sa Davao eh. Mm-hmm. Yung mga tao na nagra-riot dito sa lugar na ito, binayaran nila para mag-demolition. So ang nangyari, kasi tinuloy-tuloy niya, nagkagulo, nag-riot nga. Mm-hmm. Nag-riot. Nasugatan yung isang pulis ko. Yung isang pulis ko, nandun sa ospital. Yung mga tao sa loob, 4 yung sugatan. Yung mga tao sa labas, 2 ata yung sugatan. Kasi tinuloy-tuloy niya. Mayor, nakarating ho ba doon sa sheriff na ito yung talaga yung impormasyon ninyo na i-hold muna yung demolition? Yes, sir. Yes, nakarating. Sir. Nag-uusap kami ng nag-uusap kami nung city housing officer ko, sir, habang nandun ako sa kabila, habang papunta din ako din, usap kami, sabi ko, sabihin mo sa kanya, alas 11 lang. Sinasabi niya, hindi daw siya maniniwala. Maniniwala lang daw siya sa judge. Okay, walang problema yon. Pinawagan namin yung judge. Pinatawagan ko, hindi ako yung kumausap. Pinatawagan ko, kasi 2 beses na ako hindi kinausap ng judge na yan pinatawagan ko. Tapos, sabi ng judge, hindi daw niya tatawagan yung sheriff niya. Okay, sige, walang problema yon. Trabaho mo naman yan, okay lang yan, sige. So sabi ko na naman sa city housing officer ko, sabihin mo sa kanya, antayin nyo ako. Kasi hindi naniniwala ng sheriff ang mga tao, hindi naniniwala ng mga pulis ang mga tao. Mm-hmm. Kasi ako yung kausap nila. Mm-hmm. Pagdating ko dito, sir, nagra-riot pa rin sila. Nung pagdating ko, napatigil ko yung mga tao, napatigil ko yung riot, na-degregate ko yung mga tao na mag-demolish at yung mga nasa loob, pinalayo ko sila, pinatawag ko siya. Nung nakita ko siya, doon na ako na, wala na, hindi ko na alam. Oo, pero na yung paningin ko. Mukhang na naunahan po ng galit po niyo, Mayor, no? Pero nakita ho namin kasi dito sa video, pinapanood namin na hindi niyo muna yata kinausap yung sheriff, sinuntok nyo kaagad. Para bang inilagay nyo sa sariling kamay nyo, hunan nyo yung batas, Mayor? Hindi ko nilalagay sa sir. Alam mo, sir, kung ikaw nandito sa posisyon ko at ganito kalaki yung problema mo, nagra-riot yung mga tao na pwede namang hindi, diba? Pwede namang hindi. At dahil lang isang tao, ayaw niya magbigay ng 2 oras, mabubuisit ka din, sir. Mm-hmm. Naintindihan ko yung kalagayan nyo, Mayor. Naintindihan ho namin yung kalagayan nyo sa galit ho ninyo, no ho? Pero, yun nga ho, ang impresyon ng taong bayan, para bang nilagay nyo sa kamay nyo kagad ang batas na hindi nyo muna kinausap, wala bang ibang paraan po na makontrol po yun na hindi kayo nanakit ng tao? Sir, ano ka ba? Kinausap siya nga eh, tinawagan niya siya, di ba? Ano sabi niya? Hindi pwede 18. Ano sabi ko kanina? Sabi ko hanggang alas 11, bigyan mo ako. Hindi. Pinasulong niya yung demolition team niya, di ba? Oo. Oh, dito nang dumating ako, di ba? Oo. Oh. Oh, nandiyan ho, nakikinig ho kami sa paliwanag niyo, Mayor. Kinausap ko siya, hindi.
Kinausap ko siya, diba? Sabi ko, bigyan mo ako hanggang alas 11. Hindi niya, sabi niya, hindi, ipatuloy niya yung demolisyon. Oh. Okay. O paano sinasabi mo na hindi ko siya kinausap? So yun ho ang solusyon ninyo, Mayor, yung malakit sa tao. Ano hindi ko sa, alam mo, you know what, mag-mayor ka muna, bago mo ako kasapin. Si Mayor Sara Duterte ng Davao City. Si Gani Oro, tutugon sa problema mo, Oro mismo. Oras natin mga kapuso, 20 minuto na po makalipas ang alauna.